kaysa ako ng sambayan ng Pilipino sa pagdiriwang na muling pagkabuhay ng Panginoon nang tubusin niya ang sangkatauhan sa kasalanan. Sa pagtatapos ng Semana Santa, patuloy sana nating palalimin ang pananampalataya sa Panginoon. Patuloy nating buksan ang ating puso at isip sa mensahe ng kaligtasan. Patuloy na bumuo ng mga espasyo para magnilay at patuloy na maging biyaya sa kapwa. Ito ang pangalawa nating Pasko ng pagkabuhay sa ilalim ng COVID-19. Sa nakalipas na mga linggo, nakita natin kung paano nito patuloy na binabago ang buhay natin. Cases in our communities continue to rise. Our healthcare systems are close to being overwhelmed. The economy is still shrinking. And many of us, from medical professionals to the daily wage earner, are struggling every day with these disruptions. Dala nito ang halo-halong emosyon, takot, pangamba, lungkot, na para bang napakalayo pa natin sa dulo ng pagsubok na ito. But if there is anything that Easter and the Lenten season reminds us, it is that during these extraordinary times of darkness, we are renewed by our faith, hope, and love for one another. Ito ang nagpapatatag at nagpapalakas sa atin, ang sisigurong maaalpasan natin ang kalbaryong pasan natin ngayon. Sa pagmamahal ni Kristo, sa pagpili niyang makiisa sa lahat ng hirap at pagsubok ng buhay natin, humuhugot tayo ng inspirasyon para magsimula at makabango muli. Bagaman kailangan natin magdiwang ng okasyong ito sa loob ng sari-sarili nating mga tahanan, malinaw pa rin na pinagdurugtong tayo ng aral at halimbawa ni Jesus. Sabi nga ni Pope Francis, and I quote, "Love is a leap of the heart. It brings us out of ourselves and creates bonds of sharing and communion." Close quote. Sa mga mapanghamong panahon tulad ngayon, lalo itong nagiging totoo. Dumadaloy ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa bawat pagkilos, sa bawat sandaling nabubuhay tayo at nakikipagtalaban sa ating kapwa. Sa piling ng isa't isa, mas lalo tayong tumitibay bilang isang simbahan, bilang isang sambayanan. Gaya ng paulit-ulit na nating pinatunayan sa mga nagdaang taon, walang Pilipinong nag-iisa. Magkakaiba man ang mga kontekstong pinanggagalingan natin, iisang better normal ang pangarap nating pandayin. Isang mundong mas patas, mas makatao, mas makatarungan, lalo na para sa mga nasa laylayan. At dahil bitbit natin ang isa't isa, walang duda, gaya ng pangakong dala ng muling pagkabuhay, isang pangako ng buhay na walang hangganan na nagbubukal sa walang hanggang pag-ibig at pag-asa, tiyak na mararating natin ang mithiin na ito. Patuloy sana tayong gabayan ng Panginoon at naway mas lalo pang lumalim ang pagmamahal na nagbibigkis sa atin. Isang mapayapa at mapagpalang pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa ating lahat.